Hi guys, and for today's video, we'll be going to do a different one. And ngayon, mag-feeling chef muna ako. And tuturuan ko kayo kung paano mag-prepare ng simple at napakadaling Korean food or soup base na kimchi. Hindi ko alam kung meron na nito sa market, pero alam ko meron silang something ganito. And I want to share with you kung ano yung normally kong ginagawa, lalo na kung medyo umuulan, kung gusto ko na mapainit yung katawan ko. Mag-feeling chef muna tayo at nag-apron pa ako para sa inyo guys. And we only need around 5 ingredients to make this happen. Makinig lang kayo ng mabuti at dahan-dahan para maging magaling kayong chef kaya ko. So, the ingredients that we need is the kimchi of course. We need the ramyun. We need the spam. Or kung wala kayong spam, pwede namang mali. Some olive oil, konting olive oil. And we have egg. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So sa ramyun, pwede kayong magpakete na ganito. Pero it takes more time to cook this. So for the purpose of this video, gagamitin natin yung mga instant one para mas madali siyang maluto. So, alisin muna natin yung mga to. So, ito yung mga alternative na pwede yung ano. Kasi ako, preferred ko yung kimchi flavor na ramen kaysa dito sa mga shin cup na ito. At di ba, normally ito yung nakikita natin. And mas advice ko sa inyo is gamitin niyo yung kimchi flavor para mas okay siya na partner nito kimchi. So, yan. So, I have prepared also itong induction cooker natin dito. And yeah, buksan na natin. And all we need to do is to fry the kimchi first. Maglagay lang tayo ng konting olive oil. There's one important ingredient to make it more delicious, no? Other than this physical one. Of course, you need to give love while cooking. As you can see in my apron, it shows here, love. So while you're cooking, give some love to make it more delicious. That's it. And I think that will be the secret of this master recipe. I don't know what to call it, but yun na yun. Yun ang bahala doon. So yan. And then, sige, ilagay na natin itong isang serving ng kimchi. I think this is less than a kilo. And yan. Mukhang marami ha. Sobrang dali lang ito i-prepare guys. As in, ganyan lang kayo, di ba? So habang pinipipare nyo, pwede kayo sumilas yun na ganyan. Whatever you like. Kanina actually, pinipare ko na itong ramen na to. So meron na siyang hot water sa loob. And once okay na siya, pwede na siyang ihalo dito. Pag medyo kumulo na to or medyo okay na yung pagkakaprito niya. Kasi siyempre yung kimchi, luto naman na yan, di ba? So more or less, konting kulo lang. Ang kagandahan dito, dahil meron lang certain level of water yung mga instant, pwede nyo naman dagdagan ng tubig after nito. Hindi naman basta-basta mawawala yung lasa ng kimchi. Dahil nga, meron kang kimchi dito, may kimchi ka pa dito. So, you may freely add water. Diba? Actually, pinrepare ko to sa family ko sa Pampanga and they really loved it. Ang sarap daw. I think binigyan ko ng ano nun eh, ng itlog na in-scramble ko or sinama ko lang siya doon sa niluluto ko. Pero ngayon, we'll try the boiled egg na. So we have here 2 boiled eggs para parang topping lang siya. And then pag medyo kumulo na to, that's the time we can put the maling or the spam. This is spam. Yeah, I want to be saucy. That's why I put some spam. Korean food to, kailangan meron tayo very quick. Diba, napakadali. It's only a mixing. You need the skill to mix. You should always remember that mixing is a skill. Pero guys, promise, may enjoy nyo to. As in, sobrang okay siya for rainy season. And gaya na yun, medyo maulan tayo ngayon. Kaya I decided to teach you to do this kind of recipe na alam kong ma-enjoy ninyo dahil marami sa akin Pilipino na gustong-gusto yung mga Korean food, lalo na yung mga ramen. So, halo-halo inyo lang. And then, yan, kumukulo na siya. So, that's the time that we can put the spam. Yan.
Grabe guys, promise. Ang daming okay sa ganito sa Korea. Pero pa siya lang hinahalo aside from the spam or nung malim. Naghahalo pa sila ng sausage. And then, yan. Kung tingin nila na konti or na nakukuha ng noodles yung tubig, you can definitely add more water to have more soup. So itong induction, i-hot pot natin. Para hot pot style to na kuluan to the max. Guys, nakamoy nyo na ba? Yan, medyo wala nang sabaw. And you can always add water. Hindi basta-basta mawawala yung pagka-kimchi nito. I want to show it to you. That's it, guys. That's it. Oh, wow. Diba? Alam nyo, guys, konting ano pa lang yan. Konting pahapyaw pa lang yan. Actually, habang ginagawa natin to, pwede tayong umupo, siyempre. Mabilis din naman maluto yung spam or yung maling. So, ang gagawin natin is ibuksan natin yung hard-boiled egg. Diba? Sobrang bilis. Parang less than 10 minutes luto na. Do you like it, guys? Do you like it? Do you like it? Siyempre, hot pot to. Mabilis matuyo ang tubig. Send the taste. Mmm. Bagong luto lang kasi yung kimchi kahapon lang to. Nilapit ko lang kaunti guys para makita ninyo na malapitan. Mahang siya. Pero hindi rin magsisisi. If you want to have a feel of Korea in your home, do this. Sobrang daling gawin. Again, you just need to give more love to make it more delicious. Kaya nga yung mga luto ni nanay, sobrang masasarap dahil binibigyan nila ng additional love. So I think guys, that's all for today's video and hopefully nag-enjoy kayo sa pagluluto natin ngayon. Guys, promise, itry nyo to. Sobrang dali niyang gawin. Sobrang dali lang niyang lutuin. 5 ingredients lang ang kailangan ninyo. I mean 6 ingredients including the love. Grabe ang ramen. Ramen is life, guys. Mmm. Thank you again for watching guys and enjoying ko muna to ah. Kung tinry nyo to guys, comment down below. And ano masasabi rin nyo doon sa simple recipe na to. Woo! Enjoy it with your family. And don't forget to subscribe guys if you haven't subscribed. And feel free to like this video if you want it. And if you have enjoyed it, i-share mo sa mga kaibigan mo kung tingin mo na mahilig din silang kumain ng Korean food. Lalo na yung mga manghang. Ay grabe. Bye guys, bye. See you again.